Kaugnay ng hinaing ng ilang nurse sa bansa, makakausap natin si Undersecretary Teodoro Herbosa ng Department of Health. Magandang tanghali po, Yusek Herbosa. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali at magandang tanghali sa iyo, Rafi, at mga nanonood sa Balitang Hali. Apo, ano po yung ginagawa ngayon ng Department of Health para siguruhin yung kapakanan ng mga nagtatrabahong nurse sa bansa, lalo na yung mga pagkakaroon ng sapat na sahod? Ang sahod po ng ating government nurses ay mataas po yan, ano? Salary grade 16-17 ang entry nila at umaabot yan ng 20,000+ a month na sahod. Tapos pag na-promote sila to the next salary grade, umaabot ng 30+ ang salary grade ng isang nurse na nagtatrabaho sa plantilla position in government. Mm-hmm. Aside from that po, meron tayong binibigay na Magna Carta for health workers na dati po, ang nangyayari dyan, kinukuha lang sa savings dahil yung naipasa yung batas, it was unfunded. Pero starting 2014 po, ang ating hazard pay Magna Carta benefit for ating all health workers, not only nurses, pati public health doctors at hospital doctors, ay ngayong kasama na sa aming budget. So, nakalaan na talaga, naka-allocate na siya in the 2014 budget. So, Yusek, linawin ko lamang po, sinasabi nyo ba ay walang basehan itong panawagan ng mga nurses na taasan pa yung kanilang sahod dahil nabanggit nyo ay mataas na as it is yung kanilang sahod ngayon? Hindi ko nga alam kung ano ang nireklamo nilang mababang sahod kasi pag sa gobyerno, doble po sa bayad sa private. Baka ang nireklamo nila yung mga nurse na nagtatrabaho sa ating mga pangpribadong ospital at yung mga nasa contractual na position o yung tinatawag na sub-order. Mm-hmm. Kasi yon mababa talaga yun. Mm-hmm. So meron po bang po pwedeng gawing intervention kung yun nga ang nareklamo ng mga nurse, itong mga nasa pribadong ospital, na mababa talaga yung kanilang sweldo sa ngayon? Well, para sa kaalaman ng ating mga nurses, nag-umpisa na kami dun sa tinatawag namin hospital staffing pattern budget. Ito yung mga posisyon na hindi napunuan sa mga nakaraang administration at ibinigay na rin namin to ng Department of Budget and Management. So nag-hire kami ng more nurses dito sa ating hospitals at about 25% ng pangangailangan ng hospital na ibigay na. Ang alam ko may second tranche pa ho. So alam ng maraming nurse yan na naha-hire na sila. Actual, hindi na job order at actual position na sa ating nurses. Kasama yung mga Magna Carta benefit na binibigay yung hazard pay. Yun kasing job order, wala pong hazard pay yon. Talagang isang flat rate fee lang na binabayad sa kanila, anywhere from 70,000 to 20,000. Mm-hmm. So sa ngayon po, hindi rin kayo nag-agree na sabi kasi nila kulang po talaga yung oportunidad para sa mga nurse sa Kailangan Pilipinas. Kailangan ipakita nila kung ano yung sinasabi nilang kulang. Mm-hmm. Kaya ang mga nurse natin sa government, matataas na po ang salary nila. Aside from that salary na sinabi ko, yung basic salary, yung mga benefits, yung hazard pay, meron pa ngayong natatanggap silang tinatawag nating field health share. So ito yung pagka madami silang mahirap na ginamot sa isang ospital, merong silang share doon sa fees doon sa field health na nakukuha. So meron din yan. Depende naman yan sa dami ng pasyenteng ginagamot nila. Mm-hmm. So ngayon po ba, ano ba talaga yung official na figure ng gobyerno pagdating sa ratio ng nurse sa bilang ng mga pasyente? Kasi ang sabi nila ay napakataas daw nung gap nito na dapat punuan, Yusek. Well, ang pasyente natin, remember, 100 million Filipinos, over 100 million. Ang ating hospital system at ang ating beds were designed para sa isang population of about 40 million lang. So nakikita nyo naman, pag pumunta kayo sa isang public hospital, ipuno talaga ng... So pinag-iigihan natin ngayon, ma-match ngayon itong number of patients sa number of nurses and health personnel. Mm-hmm. So very important na lahat ng facilities mag-function. Kaya nagpa-fund naman ng Department of Health na pagandahin yung mga facilidad, pati yung mga public hospital ng local government, pati yung district hospital, provincial hospital. Binibigyan po natin ng pondo yan doon sa tinatawag namin program na Health Facilities Enhancement Program. Mm-hmm. Over 40 billion na po ang nagastos natin since 2010 para tulungan ang mga almost 6,000 of these health facilities all over the country. Mm-hmm. Sa ngayon ba, Yusek, may effort ang DOH to reach out to these nurses
dito sa kanilang hinaing para malinawan talaga? Kung hindi ano pa kasi hinatid sa amin yung hinaing nilang yan. Kasi yung aming nurses na naka-empleyo, wala nang mumpong reklamong ganyan. In fact, sa lahat ng ospital ng Department of Health na binibisita ko, eh happy na ang mga nurse sa kanilang mga sahod. So hindi ko alam kung sino yung mga nurse na nagre-reklamo o nagrarami. Sila ba ay galing sa private sector? Sila ba ay galing sa local government? Kasi definitely wala po kaming DOH nurses na nagre-reklamo sa amin tungkol sa kanilang sahod o hazard pay o benepisyo po. Oh, pero batid po ng DOH na mahalagang matugunan ito kung ano man yung kanilang reklamo dahil meron tayong kinakahat na global issue on Ebola. Pero dapat maintindihan mo, hindi lang DOH ang nag-i-employ ng nurse. Ang may iba-ibang organisasyon na nag-i-employ ng nurse, nandyan yung mga military hospitals, nandyan yung mga local government hospitals, nandyan yung mga city hospitals. So hindi lang po Department of Health ang tutugunan nyo. Kailangan nating malaman at masuri saan ba silang ospital nagtatrabaho, ano ba yung nireklamo nila, ano ba ang posisyon nila, sila ba ay contractual o government plantilla position sila. So yun ang kailangan natin makita kasi medyo may hindi katotohanan sa ibang naririnig kong reklamo nila. Pero may concern po ba ang DOH dahil lang ngayon nga may kinakaharap tayong a global problem sa Ebola, bagamat hindi pa pumapasok sa Pilipinas, eh posibleng maging kaso ito na may mga nurse na ganito ay nagre-reklamo, tapos may kakaharapin tayong isang malaking problema sa Ebola. Meron pa bang concern na ganito ang DOH? Ang plano dyan sa Ebola, may specific hospital lang na nagagamutin sila para hindi mapahamak yung ibang nurse sa ibang hospital. Diba ang announcement ng aming kagawaran ay may specific hospital lang na pupuntahan ng ating Ebola patient. Sa ngayon po ba may proyekto ang DOH para mahikayat naman itong mga Pilipinong nurse na dito na lang sa bansa magtrabaho? Hindi pa natin kaya yan. Ano? Depende yan pag nakapagpatayo tayo ng mas maraming ospital. Ang pagpatayo kasi ng ospital matagal, ano, Rafi. It takes years to plan it, to fund it, to equip it, and then to hire people. So hindi siya ganun kasimple na immediately dadami yung mga trabaho ng nurses. So merong mga paraanan na kailangan pang gawin bago mapondohan ang ating mga ospital. Panghuli na lamang po, Yusek, meron po ba kayong panawagan dito sa mga nurses na ito na nagpo-protesta ngayon at sinasabi kasi nila umpisa pa lamang ito ng kanilang mga protesta? Siguro dapat dumulog sila sa akin, sa opisina ko, at papakinggan ko naman kung ano man ang sasabihin nilang problema nila. Meron kaming mga datos at ipakita nila yung datos nila. Kung talagang totoo, tutugunan naman po natin yan. Okay, malinaw po. Maraming salamat, Undersecretary Teodoro Herbosa ng Department of Health. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi.